Paunla rin ang sarili, lawakan ng pangunawa sa mga bagay-bagay at isabuhay ang salita ng Diyos dito sa Kape at Salita. Kwarta Kusina sa Kape at Salita. Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programa. At ako po si Lisa Singson Kaupeng. Salamat po sa mga comments ninyo. Ito, babasahin ko na po na galing sa Terra Radio Facebook page. Ayan, si Ruby San Jose de Feo. Good way to start my day and getting ready for work at the hospital. God bless po. At sa lahat na frontliners, especially the medical frontliners. Uy, opo, maraming pong salamat. I don't think we can thank you enough kayong mga medical frontliners, no? Sa lahat ng mga ginagawa niyo. At hopefully, Ruby, sana medyo humupa-hupa na yung kapunuan sa hospital, no? Dahil sa MECQ. So sana medyo nabawas-bawasan na yung mga pasyente dyan, ano? Para medyo nakahinga kayo. At para sa mga frontliners, yung hindi lang kasi kapahingahan ang kailangan ng sarili natin, hindi lang kapahingahan ng katawan, kailangan din ng kapahingahan ng ating spirito at ng kaluluwa natin. So if you miss the mini recollection na binigay ni Cardinal Chito Tagler, binigay siya ng isang araw nakita ko yan, mini recollection para sa ating mga frontliners. And ako, ihanapin niyo po sa Facebook para mapakinggan niyo po ang talk ni Cardinal Chito. Ang nakita ko po, ito sa the Quiapo Church FB page. So, pwede niyo pong hanapin doon. Okay, ito naman galing kay Ana Caones. Good morning po. Watching from Tacloban City. God bless and keep safe. Si Victoria Olaires Jimenez. Blessed Saturday. Sister Risa, yes, missing Brother Randy and Brother Ali, good morning. Happy Assumption of Our Lady Virgin Mary. Greetings from Antipolo and Feast Marikina. Si Olive Nobrefia Marquez naman, happy Feast Day, Our Lady of Assumption. At si sino to? Cheobe Dionisio, mapagpalang umaga, watching from Cabuyao, Laguna. From Zenny Ramos, good morning po, mga Kapelians. Oo nga naman. Always watching from San Isidro, Makati City. Solid kapamilya forever. God bless to everyone. Ito kay Mila Dagandan. Good morning, Kapet Salita. Salamat, Lord, sa pagising mo sa akin ngayong umaga. Watching here from Parañaque. Oo, talagang every gising is a blessing. Ano? Minsan we really take it for granted. At kahit na kayo'y dumadaan sa mga paghihirap, may mga, alam ko, lalo na sa mga panahon ito, maraming nade-depress. Pagising sa umaga, dumaan na ako dyan, dumaan ako sa depression. Pagising ko sa umaga, alam niyo yung una kong sinasabi na, bakit buhay pa ako? Pero totoo, every gising is a blessing. Basta buhay tayo, may pag-asa. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon para sa bagong araw. Ito naman, galing kay Randy Vidal Uisuki ito. Good morning at happy Assumption Day to all of us and God bless. Si Annie Alfaro Cruz, good morning kapamilya forever. God bless po. Maibalik na wa ang ABS-CBN. Ako, yan po ating dalangin. At text from 2366. Uy, si Edgar Reyes ng Laguna. Kamusta po kayo? Ito, good morning, ever beautiful Sister Risa. Uy, thank you po. Missing in action. Oo nga. Si Brother Randy at si Alvin. Kapit lang talaga sa ating Panginoon sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating buhay. Pakibati po ng happy 81st birthday today ang aking mahal na nanay, si Teresing Acosta Reyes na nasa Quezon City. Happy birthday po, Nanay Teresing! Ayan po. Okay, salamat po sa inyong mga mensahe. And of course, si Mon Samson ng Manila Bulletin, good morning, hindi kompleto kapag walang bati galing kay Mon. Ayan, nasa segment na po tayo na Kwarta Kusina. Ang segment po na ito ay hatid sa atin ng International Marketing Group, Kaiser International Health Group, and Manila Bankers Life. Mga kapamilya, ang aming taus-pusong pasasalamat din sa IMG para sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating programa sa loob ng, dadalawang taon na ba o hindi lampas
isang taon. Kaya kung wala po ang IMG, hindi po, ay di tama, magiging dalawang taon na, nakadalawang taon na, no? So kung wala po ang IMG, hindi po magiging posible ang ating programa. Kaya i-welcome na po natin si Joanne, si Noel at si Bart. Maraming salamat sa kanilang linggo-linggong nagtuturo sa atin tungkol sa kapirahan. Hello, brothers! Kamusta po kayo? Good morning, magandang umaga. Good morning, Sis Risa. Good morning. Hi, buti na lang. Kongrato kayo, no? Kasi yung dalawang kasama ko. Iniiwan ako. Nandito kami. Oo, salamat sa IMG. Ayan, may bagong lesson na naman tayong matututunan sa umagang ito. Diba, ang tamang gawain para maabot ang kalayaan sa pananalapi. Joanne, ikaw bang magtuturo sa atin ngayong umaga? Kung ano, tatlon, si Noel ang pinagyan. Okay, Noel. Good morning sa lahat ng mga nanonood, ano, nakikinig. And Sister Risa, good morning. Good morning. Sa kaya, kaya, ano. topic number 35 na po tayo, kumuha ng financial mentor na may napatunayang tagumpay. May napatunayang tagumpay para ma-avoid natin yung trial and error, ano? Kasi sinasabi natin, hindi ko na kailangan ng mentor. I-google ko na lang. Atin na lang ako ng trainings. Ibabasa ko. Magbabasa na lang ako ng mga books. Ano, alam nyo, iba pa rin yung may mentor, ano? Kasi yung mentor natin, yun yung may successful professional and life experience. So may success na siya. And yun lang, dapat yung mentor mo pumatayang natulungan ka. So, ang mentor, like, ito yung role model mo, no? Again, talagang mas maganda kung ang mentor mo may napatunayang tagumpay na sa career o sa tagumpay na gusto mong marating. So, wag yung mentor mo na nagta-trial and error, estudyante rin, ano? So, kung mentor mo, wala rin alam, dalawa na kayo estudyante, dalawa na kayo magta-trial and error. So, baka iba, ano, no? Baka hindi mo makakuha yung gusto mong maabot. So, importante na, again, naabot na yung tagumpay na gusto mo, tagumpay this is success na gusto mo marating. And also important, no, gusto ko ng tulungan. The best mentor. Talagang lahat, role model, nandun na lahat. Pero ayaw ka rin tulungan. Hindi siya willing na itulungan ka na hindi niya maibigay yung gusto mong dapat malaman para maabot yung success na gusto mo. So, useless din, ano? So, dapat capable siya, talagang nandun na yung success na gusto mong marating at gusto ka rin tulungan. And when it comes to financial mentor, number one na dapat itingnan natin is dapat may financial success na. So, that's number one. And next is dapat may sapat siyang kaalaman. Sapat, tamang kaalaman. How to achieve financial success? Number one, about money matters, about investment. Saan ba tamang mag-invest? At ano ba yung scam? Paano mo iwasan ang scam? Ano ba yung mga legitimate investment? And of course, financial success kasi hindi lang siya about investment. Dapat kasali rin how to protect that investment. So dapat alam rin natin na ano ba yung healthcare? Saan ba? Ano ba tamang healthcare? Ano ba tamang life insurance? At saan ba tamang bumili ng ganitong mga produkto? So, dapat total financial success, total financial solution. Dapat alam rin at least paano maiwasan ang utang, paano gagawa ng emergency fund, and everything. So, aside from that knowledge, dapat meron siyang financial discipline. So, yun din ang very important, financial discipline, emotional discipline. And yun nga, not just how to make money, not just how to save money, but very important also how to grow that money and how to protect that money. So, total na kaalaman about finances, no? Total financial success. Oo nga, napaka-importante yun, no, Noel, na merong nag-guide sa atin, no? Merong nagagabay sa atin pagdating sa ating financial life. Joanne, alam mo, ang daming mga tao dyan na nag-claim to be
financial mentors or ano, 'di ba? Pero ako kasi I always say the proof is in the pudding eh, 'di ba? Tama yan, sister. Oh, go ahead, Bart. Totoo yan, sis. Actually, lahat tayo, marunong tayo magtabi ng pera. Alam natin kung paano natin tatabi yung pera. May budget tayo sa pangtabi ng pera. Pero kung titingnan natin, hindi sapat yun eh. Kailangan talaga may mag-guide sa atin, may magtutulong sa atin, magbibigay ng advice kung saan natin dapat ilagay ang pera natin. Kasi alam mo, pagdating sa pera, very dynamic yung pera. Every day may bago kang information na makukuha. Every day, kada galaw ng pera, kailangan na may mga bagong information tayo malalaman. So napaka-dynamic ng yung ikot ng pera, ang bilis na kailangan natin talaga updated tayo pagdating sa mga information. Now, a financial mentor with a proven track record, talagang may lalagay tayo sa tama. Well, hindi naman perfect. Well, I can say wala naman talaga, hindi naman maano. Pero kung conservative yung financial mentor mo, at the same time, alam niya kung short-term o long-term ang pinagpaplanuhan mo, nakikita niya yung purpose mo, may bibigay niya sa'yo yung proper advice. Now, mahirap naman trial and error. Mahirap yung ikaw, trial and error. Tapos yung kinuha mong financial advisor, trial and error din. So pareho kayo nagta-trial and error sa mga ginagawa niyo. So, talaga, hindi lang pera ang nawawala sa'yo, pati oras. So, kailangan talaga properly guided ka ng merong proven track record. Sister, basically kasi ang ganda ng topic natin ngayon kasi parang sinasabi natin na kailangan natin ng mentor. No? Sa lahat ng nakikinig ngayon, basically, pag minsan kasi kailangan mo maging humble para ka maghanap ng mentor. Kasi kung sasabihin palagi mo na, alam ko na yan, alam ko na to, at hindi ka kumukuha ng isang marunong talaga, baka later on magsisisi ka. So ang first step talaga, para magkaroon ka ng mentor is you try to be humble and say, kailangan ko ng isang mentor na marunong. Actually, lahat ng mga successful na tao, hindi lang natin alam, may mentor. Or tinatawag natin na coach. No? Mm-hmm. Or isang company na nag-back up sa kanila na merong magandang mga ginaguide sa kanila. I would say mga successful na mga, kahit sa athletes, no? Kahit sasabihin mo si Tiger Woods, napakagaling na sa golf, may coach yan, may mentor yan. Hindi pwedeng wala. Dati-dati, sa kapanahon ko, sister, si Michael Jordan napakagaling. Pero actually, mas magaling ang coach ni Michael Jordan kasi talagang na-guide siya. So talagang kailangan mo na isang mentor na marunong. And hindi ang mentor kasi, doesn't have to be a person. It can be a company. No? Like si IMG is like a mentor. Ang importante, may resulta na ba? So yun ang sinasabi ni Noel saka ni Bart na trial and error. Huwag kang mag-trial and error. Tingnan mo kung itong company na to, marami na bang natulungan? At successful na ba yung mga natulungan nila? Right? So it's very, very important to choose the right mentor or to choose the right company. Kasi kung hindi, may kasabihan eh na the blind cannot lead another blind. Huwag kang, mahirap yun at matutumba kayong lahat. No? So, isa sa mga titignan talaga natin sa mga mentor natin, naka-anchor ba yung mentor natin sa tamang company? Naka-anchor ba yung mentor natin sa tamang mission at sa tamang crusade? So talagang medyo pinag-aaralan yan. Pangalawa is, may experience na ba? Baka naman, anong tawag nito, yung company na nag-guide sa kanila, kahapon lang ginawa. Diba? So, siyempre, very, very important na So something to think about, one is the mentor is a person, the coach is a person, but it can also be a company that has already the right programs na i-guide ka. Mahirap yung company na isa lang ang tinuturo. Dapat talaga it's very broad, no? So talagang ang very, very important na sabihin ko sa topic natin ngayon is tingnan mo muna before ka sumunod. Tingnan mo muna, marami na bang natulungan? Successful na ba? Ilang taon na ba? Pero hindi pwedeng mag-isa ka lang, lalo na sa finances. Hindi ibig sabihin na maliit ang pera mo, hindi mo kailangan ng mentor. Sana huwag silang mag-isip ng gano'n na mamaya na hindi ko kailangan ng mentor, maliit pa naman ang pera ko. Kahit may 500 pesos ka,
Pero itong 500 pesos, kailangan mong itabi. Di ba? Kailangan mo ng mentor. Maghanap ka at well, basically sa ING talaga, yun ang parang crusade namin, yung mission namin na kahit anong pang pera yan, ang hindi na, it doesn't matter anong amount. What matters is matutunan mo at maintindihan mo paano talaga ginagayad. At dapat maraming tao na nakapagiging successful na. So hindi ka namin ini-experimento. Kumbaga, alam na namin yung formula at ang gagawin mo na lang talaga ay may sistema at may guide. Pero dapat hindi sila mag-isip na kailangan ng malaking pera to have a mentor. Okay? Yung mga mayayaman, kahit dati-dati pa, may mentor na yun. So we're here na to really guide and to give mentor. Pero kailangan may time sila at mag-humble sila at sundin yung mentor. Yan. At alam niyo po, personally, alam ko po na napakaraming mga taong natulungan ng IMG at mga milyonaryo, naging mga milyonaryo at umahon sa kanilang kautangan. Kaya ayan na naman po ang isa na namang edisyon ng Kwarta Kusina hatid sa atin ng International Marketing Group. Learn the secrets to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG. Maraming salamat kay Bart, kay Noel, at kay Joanne. Of course, meron na tayong Kaiser International Health Group. Choose Kaiser, the first name in healthcare. Para sa mga affordable healthcare products, tumawag lamang sa 884-50888. At Manila Bankers Life, sa bawat pagsubok ng buhay, kasama nyo ang Manila Bankers Life na handang magprotekta sa inyong pamilya. Invest in Manila Bankers Life now. Call 88101040 at pumunta sa kanilang website sa manilabankerslife.com. At pinapakilala rin po natin ang Kaiser Medical Center, Kagapay sa Kalusugan. Napakarami pong mga branches na. Parami mga branches ng Kaiser Medical Center. Log on lang po kayo sa kaisermedcenter.com. At dahil napag-usapan po ang Kalusugan, dahil sa Kaiser, meron po tayong Kalusugan Kapamilya Tips para sa inyo. Panorin po natin ito. Kahalagahan ng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang pag-inom ng tubig ay importante sa ating kalusugan. Tubig ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagana ng mabuti ang ating katawan. Ang tubig ang nagdadala ng oxygen, minerals at iba pang nutrients sa buong katawan. Napatulong ang tubig na pagandahin ang ating balat. Tumutulong ang tubig na kontrolin ang temperatura ng ating katawan. Kailangan ang tubig para ma-digest ng maayos ang ating kinain. Nakatutulong ang tubig sa pag-alis ng body waste sa ating katawan. Ang kakulangan ng tubig sa katawan ay nagdudulot ng mataas na blood pressure. Maiiwasan ang pamumuo ng kidney stone kung sapat ang iniinom na tubig. Maaaring makatulong ang pag-inom ng sapat na tubig sa pagbabawas ng timbang. Naapektuhan ng kakulangan ng tubig sa katawan ng energy level at brain function ng isang tao. Nakakatulong na mabawasan o maiwasan ang pananakit ng ulo ang pag-inom ng sapat na tubig. Ito po ay hatid ng Kalusugang Kapamilya ng Kaiser Medical Center. Kaagapin mo sa kalusugan. Day, graduation day, summer na des, happy fiesta, back to school, happy birthday, happy anniversary, early Christmas shopping. Christmas party. January. Happy? You can still be happy. Change your lifestyle. IMG. Changing people from spender to saver.